Makalipas ang halos 7 taon na pagtatago sa mga otoridad, natuntun sa bahay ng General Mariano Alvarez sa Cavite ang number one most wanted person ng Northern Samar. Sa video ng operasyon na nakuha ng Radyo Inquirer Online, sandaling minanmanan muna ng grupo ni Police Lieutenant Arniel Buraga, hepe ng Intelligence Unit ng Pandakan Police Station ng Manila Police District, si Antonio Almoradji alias Dodoy, sa labas ng bahay nito sa Barangay F. De Castro. Guide mo kami, ha? Yes, sir. Zero naman siguro yung target natin. Yes, sir. Pasilip, sir. Pasilip yung target natin. Bilisan lang natin para hindi tayo mabulabog. Yes, sir. Pag nakuha natin, withdraw tayo kaagad, ano? Yes, sir. Ha? Nakatawa na dito yung taga-Samar na polis ay kasama natin sa operation. Matapos pagbili na ng kanyang mga tauhan sa gagawin nilang paghuli, ibinigay na ng opisyal ang go signal. Abala si Almoradji sa pagpapakain ng kanyang mga panabong na manok, kaya't hindi niya agad napansin ang mga parating na pulis. Isinilbi sa kanya ang warrant of arrest para sa 4 counts of rape na naisampa sa kanya sa sala ni Judge Norma Mesenio Cardenas ng Regional Trial Court Branch 10 sa Katarman, Northern Samar. Binasa kay Almoradji ang kanyang karapatan sa salitang waray para lubos niyang maintindihan ang dahilan ng pag-aresto sa kanya. Sa record ng kaso, pinagsamantalahan ng 4 beses sa magkakahiwalay na petsa ang noon ay 16 anyos na anak na babae ng kanyang kinakasama sa unang mister nito. Nagawa na sospek na mapagsamantalahan ng biktima sa tuwing wala sa kanilang bahay sa Rosario, Northern Samar ang ina nito at nakikipaglaro ng tongit sa mga kaibigan. Nadiskubre ang panghahalay sa biktima na magpunta sa istasyon ng pulisya ang nakakabatang kapatid para isumbong ang pananakit naman sa kanya na sospek. Habang nagbibigay ng pahayag ang kapatid, hindi na nakapagpigil ang biktima at umiyak na ikinwento ang ilang ulit na panghalay sa kanya ng amain. Sa ngayon ay nakakulong sa MPD Station 10 sa Pandakan si Almoradji at iuuwi ito sa kanilang bayan sa Northern Samar para harapin ang kaso na 7 taon niyang pinagtaguan. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online, bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.